ito, mali ito. Hindi tama ito. Kailangan ma-fix natin ito kasi baka mamaya may inspection. Alam, nagrarab kapag ka natatagtag na natatagtag. Mga ano lang, mga 12 chips lang, 12 paleta lang. Baka kalahati lang yung na kalahati lang ng trailer ko yung laman, ang gaan nga eh. Kaya maganda. Ngayon, parang kahapon hanggang ngayon, ang plano nila from Trappers all the way to Watona, and then meron agad akong load, hindi pa ako nakakarating dito. Load from ano, ito yung reload ko is from dito sa Watona, papunta tayo ng pagpipigapan natin yung sa story is Story City, Iowa. And then pupunta ito ng Rue de l'Industrie, Rimi, Quebec. Hello guys, good morning, good morning, good morning. Woo! At ang current location natin ngayon is nandito tayo ngayon sa Costco Owatonna, Minnesota. At dito na ako inaabot ng gabi. Palalabas natin kagabi, no? Kahapon sa Winnipeg. Isang biyahe lang papunta rito. At nag-deliver ako kaninang umaga. Inaantay ko lang yung aking oras sa aking ELD para bumalik. Ngayon, nag-prepare tayo ng aalmusalin natin. And guys, simple lang. Gulay, may noodles ako dyan na yung parang Chinese noodles. Ano sa basurahan na yung ano ko, yung noodles ko na yun. Ito yun eh. Itong klaseng noodles na to. Masubukan nga to. Hihigop muna tayo ng sabaw. Wow. Bago tayo tuloy-tuloyang dumire-diretso since inaantay ko pa yung ELD ko. Ayan naman na mag-aalmusal muna ako bago ang lahat-lahat. Yan, tama-tama ito. Ang ganda ng kulo. Woo! Guys, oh. Isapa ko muna yung isang itlog ko. Ito, para sa ganun eh. Yun. Uminit siya. Patayin natin para hindi siya mag-leak. Yan. Kain lang natin medyo lumamig-lamig. At gusto kong ipakita sa inyo bago tayo mag-pre-trip maya-maya. Magandang plano ng Trappers ngayon, guys, no? Share ko lang sa inyo dire-diretso, kumbaga you have 2 hours and 14 minutes of remaining drive time. Okay. Punta muna natin sa Grab. Ayan yung aking nag-start ako, nag-sleeper kagabi. Nag-start ako, nag-sleeper kagabi ng alauna 17. Ayan, kung nakakita natin 1:17. At ang sleeper berth ko na yan, ang duration pa lang niya is 8 hours and 47 minutes. Ayan, nakakita natin ang duration niya, 8 hours and 47 minutes pa lang. Mayroon pa akong 1 hour and 13 minutes na pag-aantay dito. Pang sa ganun mag-reset siya at may bigyan niya ako ng another full 11 hours or 8 hours mauna. And then magtitig ako ng mandatory 30 minutes break. At pagkatapos nun another 3 hours ulit ang ibibigay niya. Ito yung plano sa akin, no? Maganda yung plano sa akin ng ano guys, ng kahapon. Yan, nakikita natin. Bright natin para makita natin. From Winnipeg o sa ano, mushroom ang pangarga natin eh. Oh, yan, mushroom. Yung karga ko sa ano, yung karga ko sa trailer ko kahapon, mga ano lang, mga 12 chips lang, 12 paleta lang. Baka kalahati lang yung na kalahati lang ng trailer ko yung laman, ang gaan nga eh. Kaya maganda. Ngayon, parang kahapon hanggang ngayon, ang plano nila from Trappers all the way to Watona, and then meron agad akong load, hindi pa ako nakakarating dito. Load from ano, ito yung reload ko
is from dito sa Owatonna, papunta tayo ng pagpipigapan natin yung sa story is Story City, Iowa. Ah, and then pupunta ito ng Rue de l'Industrie, Rimé, Quebec. Pupunta to guys ng Quebec. So, magpapa-Quebec tayo. Kaya sino bang may gustong sumama sa akin papuntang Quebec? Samahan niyo ako, papunta tayo ng Quebec. Hindi lang 'yan, no? Pag-deliver ko, meron na agad akong reload pabalik all the way to Manitoba, which is ito 'yon. Naibigay na nila sa akin lahat yung isang round trip na ano, yung isang ikutan na load ko. Hindi pa ako nakakapag-deliver, meron na agad. Okay, so juice naman ang pangarga nun, juice. From Rougemont, Quebec, you know, nakikita natin 705 Rue Principal, Rougemont, Quebec, Quebec City, all the way to Edmonton, Alberta. Wow! Subis distribution. Kumbaga, hindi na ako aabot ng Edmonton kasi baka mamaya wala na akong oras niyan. Baka hanggang Manitoba na lang ulit ako, Winnipeg, kung sa yard. Tapos magre-reset ulit ako, tapos lalabas ulit tayo. Maganda yung plano sa atin ng Trappers, no? Dire-diretso lang, ay nagpapasalamat ako. At saka medyo magaan ngayon ang pangarga kasi nga US, hindi masyado ito matindi ang bigat. You have 2 hours and 14 minutes of remaining drive time. Yun. Ayan. Kain muna tayo guys, mga kaibigan. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Lipat ko lang sa bowl yung noodles ko na yan. Okay. Yun, ito. Di ko naman maubos to, hatiin ko na lang. Pero ilagay ko na lahat dyan, baka mama matumba pa. Okay. Taka lang. Tapos itago muna natin to kasi medyo mainit pa. Tago natin sa taguan ko. Dito ko lang muna. At least yan, hindi ka nagagalaw. Tapos ito. Yan. Of course ito, dito. Kakain tayo. Patayin muna natin yung ano, tractor natin. Alright. Meron pang ano, Mahaba pa yung oras ko ng ano, may 1 hours pa ang antayin ko. Kaya tama to. Alright you guys, tara. Kumain muna tayo. Kumain muna kayo dyan. Halika kayo, sumalo kayo sa aking pagkain ngayon. Almusal. Pero bago ang lahat, sinasanay ko yung pamilya ko at ako sa sarili ko na magdasal ng pagpapasalamat sa pagkain ito kay Lord. Okay, so magdasal muna tayo bago tayo kumain. In the name, the Father, and Son, the Holy Spirit. Amen. God bless this food, these noodles that I ate today, and I hope this food, it will become my strength. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, Son, and Spirit, amen. Alright guys, tara. Higop tayo ng sabaw. Yes! Mm. Oh. Wow. Mm-hmm. Pagkatapos nito, ikutan ko na yung truck. Titignan ko rin sa loob ng truck kung kailangan pa natin ng ano, ng papa-wash. Kailangan pa natin magpahugas, so hindi na. Tara guys, kain tayo. Alright guys,
Inspectionin na natin, pay trip tayo. Unahin natin dito sa makina. Check natin ang langis ni Cordapia. Malamig. Mga langis-langisan at kung ano-ano pa mga ano niya dyan. Baka mamaya may naggagasgasan na namang gagasgasan na namang to. Malamig to. Isno to eh. Pumupunta sa mahirap na painitin yung makin. Pumapasok sa taas, sa loob, ay malamig. Nandang lang, baka mamaya mapasag. Basag naman eh. Sa loob oh. Alright. Langis-langisan, langis-langisan ni Cordapia. Check natin. Siyempre ang langis. Kachichik ko pa naman to kagahapon nung nasa yard ako nung umalis ako eh. Pero ano, okay pa to. Okay, okay yan. Apo, siyempre itong mga ano niya, tigas, matigas. Kasi may mga liquid sa loob eh, kaya matigas. Pero kung walang tigas yan, siyempre malambot yan. Alright. O mayroon mang marami pang ano. Kasi kapapalit pa lang natin yan. Ay kakalub pa lang natin yan. Mga 2 weeks ago. Ito nga kanyang ano, blade. Walang bali. Umakin na niya. Walang nagli-leak sa side. Alright. Ayun. Tapos dito tignan natin. Ilalim, make sure walang nagli-leak. So far wala naman guys. Ayan. Okay pa yan. Tsaka na pag huminto na ako, tsaka ko pa ano, malapit na rin naman si Cordapi sa kanyang ano eh, sa kanyang second birthday, yung kanyang annual safety inspection. Han? Okay pa to. Ang coolant natin, nasa max pang level. So far wala akong nakikitang kakaiba sa mga sa makina, sa mga host. Ini-check na natin maigi yung ano guys, yung mga ganito. Baka kasi maggasgasan na naman eh. Ano yun na magka-diferensya na naman eh, mahirap na. Kulang lang sa linis. Hindi kasi masyadong linilinis ang engine kasi baka mamaya ano eh, magkaroon lang ng ano yung wirings dyan. Ito sensor siguro yan. Alright, sarado na natin. Check natin ang mga ilaw kasi biyabiyay tayo. Ilaw-ilawan. Linisin natin ito para hindi mo ano yung liwanag ng ilaw pag gumabi. Alright, lahat ng mga ilaw natin sa taas, marker light natin sa taas gumagana. Ilaw dito sa side, marker light gumagana yan. Whew! Malamig. Alright, start natin. Sige, nag-aalarm yung battery. Tayo muna natin mag mag-initialize. Okay. Yun. Alright. Tapos inspectionin natin lahat. Gulong. Mga gulong. Ito 2023 October pang expiration. Dapat match dito sa papel niya. Yun nandun.
Alright. Ilaw sa baba. Hanggang nun sa taas, lahat gumagana yan. Nahirap na, baka mamaya makadaan tayo ng skill inspection na eh. Ito, kailangan kong lagyan. Kalahati, nasa kalahati. Repilan ko na lang yan. Woohoo! Oh! Tigas. Tignan natin sa law, ano? Oy! Ayun yun guys! Ito, mali ito. Hindi tama ito. Kailangan ma-fix natin ito kasi baka mamaya may inspection. Alam, nagrarab kapag ka natatagtag na natatagtag. Tumatama sa ano, sa malaking bakal na yan. Magrarab yan, baka mamaya mabutas katulad dong sa nakita natin dun sa aking ano. Kaya ipe-fix ko lang ito. Kukuha ko ng maaring ano para maihang natin na bali, no. Yan. Upang sa ganun, ano. Hindi siya nagrarab. So far, ito lang ang problema. Airbag. Lahat. Ayos. Walang leak sa gulong natin. Yan. Punta lang ako, kuha lang ako ng ano. Kahit man lang kung anong mailagay ko dyan. Kuha tayo ng ziplock. Tapos pagdating doon, palagyan ko na lang ng ziplock doon. Ano na ziplock na to? Sa summer ko na ayusin yung mga yan kasi baka kailanganin ko pa, hugutin ko na naman. Siplakan muna natin, temporarily, para hindi matanggal. Oh, right. Pre-trip. Yan, ganyan ko na muna. Dito ka lang muna. Ganyan. Importante, hindi lang siya magkano. Yan, ganyan muna. Hindi natin siplak. Hindi matanggal. Para hindi siya matanggal, mayroon lang siyang, para mayroon lang siyang ano, alalay, ano ba? Para pagdating sa trappers, may papagawa natin. Temporarily. Yan, hindi na yung matatanggal. Yan, ganyan ka na muna. There. Yan, yan ka na, wala. Okay na yan. Ganyang kataas guys. Okay na ito. Oh, mataas na yan. Hindi na yun naga, kahit matagtag, hindi na yun sasabit. Yun, sabihin ko na lang sa kanila ta, para may fix nila maigi. Ayan, silipin natin dun sa ano, mud flap, okay. Silipin natin sa loob. Kung kailangan natin pahugasan. Baka may magbiro pa sa akin eh. Isarado pa yan eh. Hopya. Alright guys, meron tayong dalawang load bar. Oh, malinis. Ayan guys, malinis. Pero alamin ko pa ito mamaya kung ano yung karga ko doon. Kasi hindi naman in-specify kung ano yung kargang inilagay doon sa aking ano. Kung kailangan ko pa rin palinisan,
Pa-trailer washan, iti-trailer wash pa rin natin. Pero kung hindi na, di okay na to. Kasi malinis naman siya. Sa palagay ko, wala namang magiging problema. Wala rin naman ako naamoy na hindi maganda. Okay naman ang shoots niya mula dito hanggang sa dulo. Nakakabit properly yung shoots. Yan. Tara, babay natin. Continuous natin ang ating pag-inspeksyon. Yuppers! Yan ako muna, sarado ko muna. Yep. Okay. Ilaw dito sa baba, magana hanggang dun sa taas. Nagana lahat yan. Gulong, ganda-ganda ng tigas. Ilaw dito mula dito sa baba rito hanggang dun sa harapan. Gumagana hanggang doon sa taas. Yung mataas na ano, clearance light. Gumagana lahat sila. Rights. Woo, malamig. All right. Tigas. Linumot. Linumot. Okay. Amuna. Tapos pilapan natin yung ating ano doon. Pilapan natin yung ating ilag. Hindi pa masyadong malinis guys, kasi alam nyo naman winter ngayon. Kaya hindi ko masyado pang linilinis. Diyan ka lang. Dito ko nilalagay kasi may heater dito sa ilalim. Yan, para uminit yung gloves. Pag nasa ano kasi ay sobrang lamig yan. Nakapo. Alright. Yan. Nilagay ko na rin naman yung sarili ko ng on-duty kaganina. Yan guys. Since wala namang major defect, kaya pupunta tayo sa workflow. Ayan guys ha. Workflow, inspection, tapos daily vehicle inspection form. Select that. Na naka-highlight na yan. Come on. Tagal eh. Tapos tractor inspected, yes. Trailer inspected, yes. Trailer to, wala naman tayo. Converter, no, wala tayo. Defects pounds, wala naman. Napix ko lang naman kaganina yung ano, yung ano na yung kaganina. Yan. Yung trailer number, driver unit, trailer number, tapos yung license, tsaka yung province kung saan siya nakarehistro. Tapos pre-trip. Vehicle safety plate, yes. Wala naman tayong nakikitang hindi maganda. Okay, city pot 75 inspection, pot safety inspection checklist, yes, I agree. Okay, yan. Ang bumalik na yung 8 hours ko. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Summary natin, meron tayong 8 hours driving. I mean 11 hours of driving. Ang unang ibinigay niya muna is 8 hours muna na driving. Ayan o. Makita natin 8 hours muna ang ibibigay niya. At pagkatapos nun, mag 30 minutes break ako. And then bibigyan niya ulit ako ng another 3 hours. Kasi yun ang rules dito sa US guys. Ayan guys. At pupunta na tayo sa Story City, Iowa. Pipick up tayo doon
papuntang Rimi, Quebec. Quebec City. Kaya naman samahan nyo ako, no? At antayin ko lang, may 4 minutes pa tapos lalarga na tayo. So paano mga kaibigan, no? Ingat kayo lagi. Eat healthy, keep safe on trucking. Peace up, guys. Thank you sa walang sawa ninyong panunuporta at pagsubaba sa mga video vlog nila kayo. Thank you, bye-bye. Lakay Pinoy Trucker.